Magandang araw sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa bahaging ginagampanan ng agrikultura sa ekonomiya at sa bansa. Halina't simulan natin ang talakayan. Nahati ang sektor ng agrikultura sa paghahalaman, paggugubat, paghahayupan, at pangingisda. Paghahalaman. Maraming mga pangunahing pananim ang bansa tulad ng palay, manis, nyog, tubo, saging, pinya, kape, mangga, tabako at tabaka. Ang mga pananim na ito ay karaniwang kinokonsumo sa loob at labas ng bansa. Ayon sa National Statistics Coordination Board, NSCB, tinatayang umaabot ang kabuuang kita ng sekundaryang sektor na ito sa 797.731 billion noong 2012. Ito ay nagmula sa mga produktong palay, mais at iba pang pangunahing pananim ng Pilipinas. Kasama rin dito ang produksyon ng gulay, halamang gubat at halamang mayaman sa hibla o fiber. Gayon din ang mani, kamoteng kahoy, kamote, bawang, sibuyas, kamatis, repolyo, talong at kalamansi. Paghahayupan. Ang paghahayupan naman ay binubuo ng pag-aalaga ng kalabaw, baka, kambing, baboy, manok, pato at iba pa. Ang paghahayupan ay nakakatulong sa supply ng ating mga pangangailangan sa karne at iba pang pagkain. Ang paghahayupan ay gawain pangkabuhayang kinabibilangan ng mga nag-aalaga ng hayop. Mayroon din mga pribadong korporasyon na nasa ganitong hanap buhay. Pangingisda. Itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalaking tagapagtustos ng isda sa buong mundo. Isa sa pinakamalaking dauman ng mga huling isda ay matatagpuan sa ating bansa. Samantalang ang pangingisda ay nabuuri sa tatlo: commercial, municipal, at aquaculture. Ang commercial na pangingisda ay tumutukoy sa uri ng pangingisda ang gumagamit ng mga bangka na may kapasidad na hihigit sa 3 tonelada para sa gawain pangkalakalan o pagninegosyo. Sakop ng operasyong ay 15 kilometro sa labas ng nasasakupan ng pamahalaang bayan. Ang municipal na pangingisda ay nagaganap sa loob ng 15 kilometrong sakop ng munisipyo at gumagamit ng bangka na may kapasidad na 3 tonelada o mas mababa pa na hindi nangangailangan ng gumamit ng fishing vessel. Ang pangingisdang aquaculture naman ay tumutukoy sa pag-aalaga at paglinang ng mga isda at iba pang uri nito mula sa iba't ibang uri ng tubig pangisdaan or fresh na tinatawag natin tabang, brackish, maalat, at marine, maalat. Paggugubat. Ang paggugubat ay isang pangunahing pang-ekonomikong gawain sektor ng agrikultura. Patuloy na nalilinlang ang ating mga kagubatan, bagamat tayo nahaharap sa suliranin ng pagkaubos ng mga yaman ito. Mahalaga itong pinagkukunan ng plywood, tabla, troso, veneer. Bukod sa mga nabanggit na produkto, pinagkakitaan din ang ratan, nipa, anahaw, kawayan, pulot-pulutan at dagta ng almasika. Ang agrikultura ay nararapat na bigyang pansin upang mapalakas at maging katuwang ng pamahalaan sa pagkamit ng kaunlaran ayon sa mga sumusunod na kahalagahan. Ang agrikultura ay pangunahing pinagmumulan ng pagkain. Ang lupain ng Pilipinas ay akma na taniman ng mga produktong tulad ng palay, mais, tubo, patatas at iba pa. Mayroon din namang inaaning mga prutas tulad ng mangga, pinya, kopra at saging. Mainam din ang temperatura dito bilang lokasyon sa pag-aalaga ng hayop na ginagamit sa pang-araw-araw na pangangailangan ng tao. Pangalawa, pinagkukunan ng materyal para makabuo ng bagong produkto. Nagmumula sa sektor na ito ang mga ilaw na sangkap mula sa kagubatan, kabukiran at karagatan na maaaring gamitin sa produksyon. Halimbawa, ang puno na pinagmula ng goma ay gamit sa paggawa ng bulong, bulak at halamang mayaman sa hibla para sa tela at siluin, kahoy para sa mga muebles at dahon at ugat para sa pagkain, kemikal o gamot. Pangatlo, pinagkukunan ng kitang panlabas. Isang mahalagang pinagkukunan ng dolyar ng Pilipinas ay mula sa mga produktong agrikultura na nagbebenta sa pandigdigang pamilihan. Kabilang sa mga iniluluwas ng bansa na pinagmumula ng kitang dolyar, kopra, prutas, abaka at iba pang mga hilaw na sangkap na ginagamit sa pagbuo ng iba't ibang produkto. 4.
pangunahing nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino ayon sa National Statistics Office, NSO, para sa taong 2012, 32% ng mga Pilipino may trabaho ay nabibilang sa sektor ng agrikultura. Karaniwan silang nagtatrabaho bilang magsasaka, mangingisda, minero o tagapag-alaga sa paghahayupan. Panglima, pinagkukunan ng sobrang manggagawa mula sa sektor ng agrikultural patungo sa sektor ng industriya at paglilingkod. Sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya na ginagamit sa agrikultura at ang patuloy na pagliit ng lupa para sa pagtatanim dahil sa paglaki ng populasyon, ang mga sobrang manggagawa ay pinakikinabangan ng sektor ng industriya at paglilingkod batay sa laki ng demand sa mga ito. Sa pangkalahatan, ipinakikita nito na ang sektor ng agrikultura ay isang mahalagang tagapagtaguyod ng ekonomiya ng bansa. Katuwang ito ng pamahalaan sa pagpapalakas at pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan mula sa mga pagkain hanggang sa mga sangkap ng produksyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Halina't talakayin natin ang aralin. Handa na ba kayo?